tayo sa chat ngayon, ha? Nani! Joke. So, meron tayong bago introduce na budget fixie whole bike, ang Samurai Blade. So, syempre, bago natin in-introduce ang bikes dito sa ating shop, so, chine-check muna natin kung pasado siya sa quality para sa price na yon. So far, meron naman mga bikes na below 4,000 pero di pa natin ma-introduce, di pa natin maano yung quality nila para sa ating standard. So, isa sa in-introduce natin, after nung isang brand, si Solana. So, ito naman ang umokay para sa atin sa around na budget na 4,000. So, depende na sa nagbebenta sa ibang shop or depende sa area. Isa-isay natin siya kung bakit napakasulit na siya sa halagang around 4,000. Na-recommend ko to sa mga beginner talaga sa fixie. Yung talaga zero experience, zero knowledge, zero idea sa pag-fixie. Gawa ng meron din siyang emergency brake na kasama. Ang maganda nito, malakas ang stopping power nito. So, ingat lang mga kuis, so sobrang lakas ng stopping power nito, baka umento kayo kasi magaan ang bike na to. So, ang maganda dito, meron na siyang rim brake line. So, maganda rin yung brake caliper niya, ang kapal. So, para sa worth na 4,000, maganda yung kinabit nilang brake caliper. Then, sa handlebar, riser bar siya. So, kaya ako nasabing recommended ko rin siya sa beginner kasi pag nagbibuild ako ng fixie, pag tinanong ko si client or si customer na zero knowledge talaga, zero experience sa fixie, eh, nire-recommend ko mag-riser bar. Kasi para mas magandang hawak at mas mabilis matuto mag-back pedal or skid, mas may puwersa. So mas may confidence siya, mas mabilis siya matuto. So, pag decidido, determinado matuto, araw-araw nagpa-practice sa fixie, within 1 week, sa loob ng isang linggo, eh matututo na. So, madali na magpalit ng drop bar. So, huwag niyo sabihin na, ay, kuya, naka-drop, hindi siya drop bar, baduy. De, yan ang recommended ko. Pag zero knowledge, zero beginner talaga sa fixie, riser bar. So, kung makita niyo, iba kong build, naka-riser bar. So, sa headset, naka 34mm. Yan. Headset na pwede nyo ikabit, pwede nyo upgrade sa seal bearing. Pero sa ngayon ay ball bearing siya. Then sa fork niya, steel fork, steel frame. Yun nga lang, na-quick release. Pero okay lang yan. Okay lang yan na na-quick release para mas madali nyo ma-adjust. Pero syempre sa fixie, gusto natin yung madamot tayo. Ayaw natin nagagalaw yung seat height natin, yung sitting position, saddle position. So, gusto natin di-allen. Then, meron siyang included na chain tensioner, budget chain tensioner. So, mas madali natin siyang i-tension. Then, sa chain niya, FSC chain. So, standard FSC chain. Standard FSC chain. So, good siya. Kasi, di ba, minsan nagkakabit tayong olive chain ng FSC. Maganda ang FSC na rin. Then, sa chain ring niya, at ang crank niya ay steel, revit pa, ang kanyang chainring, naka-revit sa crank arm, then 44T, so maganda sa beginner. Cog niya ay 18 teeth, so magandang gear ratio for beginner. So, pag B1 build, minsan 44-17 ako, nagbibigay para mas mabilis matuto mag-skid, mas maaluan. So, bahala na si rider pag nagkaroon ng confident kung gusto niya mag- heavy gear ratio in the long run, the future. Yan. Pag ang beginner kayo, huwag nyong biglang 63-13, ganun-ganun gear ratio ang gusto nyo, ay, sige, tanggal, kalas ang tuhod nyo. So, naka-nylon, 23-seater siya, Schrader valves, so, madaling maghangin, pero recommended ko press the valve. Yan. Then, 36 holes sa kanyang rims, hubs, naka-low flange, then, maganda yung, ito rin kaya ako nasabing pwede na siya sa price na ganun. Gawa nang ito rin, kung makita nyo yung sa seat stay niya, naka, dito sa in-between, maganda yung kinabit nila dito. So, kaya mag-withstand ng mga skid. So, sa tingin ko, kung magbalay-balay itong, hindi kaagad mag-twist ang frame. Yun yung kasing factor na inaanapan sa fixie, yung di kahit magbaliktad, tatagal siya, hindi siya mamimisalign. Sa saddle niya,
makapal ang saddle niya. Sa long ride, madaling sumakit ang inyong puwet. Maganda to. Then, sa pedals niya, plastic pa. Siyempre, pinasok nila sa budget yan. Tsaka isa pa sa napansin ko, yung grips niya, hindi tinipid. Makakapal yung grips niya. Tsaka makapit. Hindi yung mabilis umikot. So, may grip tayo. So, talagang magandang ano natin, kapit natin sa handlebar. Stem niya, naka-alloy stem around 50 mm. Ayan. After, 25.4 ang diameter ng tube. So, sa riser bar niya, naka 530 mm wide siya. O, pwede na eh. Kasi minsan pag nagbibuild ako, minsan 520 mm nakakabit ko. So, dito sa 530, maganda pang bigihin na to. Medyo wide. Mas maganda ang kapit niya. So, madali pa rin makakasingit sa road. Sa traffic. Yan. Yun nga lang, meron siyang, yun lang isa rin sa nakita ko ano. Meron siyang cable route. Sana tinanggalan nila. Kasi nandito naman sa unahan. Pero, siguro, kung naubos man to, syempre, mapuputput to. Kung maubos man tong rim brake line nyo sa unahan, lipat nyo na lang sa likod. Pwede naman kabitan siya. Meron siyang naka-reading brake hole. Pero, kung ayaw nyo naman yung ganung look, pwede nyo na ipa-service, palit kayo ng, pagpalitin nyo ng rim, at least may reserva kayo na ilalagay. Magandang geometry niya. Maganda rin tubing. Tsaka meron siyang battle cage. Naka-ready pang battle cage bolt at thread. Pwede nyo lagyan. So, kung sa long ride, hindi nyo na kailangan ng mga clamping-clamping na, no? Pwede nyo na siya lagyan ng battle cage. So, napansin ko ito. Kung makikita nyo dito, sticker lang naman to. So, pwede nyo tanggalin to. Kung gusto nyo, parang di namin mag-repaint, less hassle na sa repaint. Tapos gusto nyo yung mga design na gusto nyo, tanggalin yung sticker, or ikabit nyo mga decals na gusto nyo, or kayo na bahala. So, sky's the limit kung magde-design kayo, kung gusto nyo ilagay yung mga customized na design nyo or decals. Binuksan natin yung kanyang bottom bracket, 118 mm ang nakakabit sa kanya. Then, sinubuan namin siya kabitan ng 107, nagkaigi na siya sa 107 sa tingin namin. Kasi kung ikakabit pa 103, sasabit na ang chainring sa kanyang chainstay. So, sa 107, napakaganda na ng chainline niya, tamang-tama sa crank arm niya. So, pero kung iba yun yung crank arm, nagde-depende pa rin kung anong crank arm ikakabit niya sa anong match na size na BB. 23C ang kanyang tires. Kung need nyo na magpalang tires, syempre, mapapasarap kayo, tatakaw na kayo sa gulong pag natuto na kayo mag-skid. So, wala kayong mabilan na 23C, panay 25. So, itong interior niya, up to 25C naman siya. So, no problem din yun na kailangan magpalit ng interior. Yun nga lang, hindi kakayanin ng 28C. So, huwag nyo pilitin. Kasi pag pinilit nyo, 28C yung gulong nyo, tapos yung interior, mag-expand pa rin naman siya. Yun nga lang, ninipis yung interior nyo. Kasi mas nababanat yung goma eh. So, ang mangyari niyan, lagi kayong flat para sa parang lambot kahit ang dami nyo nang hinahin. So, tahanginan nyo pa ng todo, so baka sumabog na. So, recommended, hanggang 25C ang kanyang stock na in-tube. Unless may nakalagay doon sa loob na 23/32, 28, so sabi nyo, yun yung maximum niya na kaya. Pero, recommended ko, up to 25C na lang. So, common kasi ang 25C tires. Tsaka itong 23C, matulin pero matagtag. Sakit. Pero kung 25, panama na. Pero, iba, 28C nagsisettle sa 28C. Sa hub niya, low flange, 36 holes, low flange hub, ball bearing pa siya, front and rear. Then, dito sa likod ng hub niya, naka-pick spree. So, di na nila linagyan ng freewheel cag. So, kung lalagyan nyo siya, gusto nyo yung i-freewheel, around 200 to 250, 300, depende sa brand ng freewheel cag ay kakabit nyo, pwede naman siya dito. Pero, kung nag-fixie kayo, tapos gusto nyo talaga matuto mag-skid, recommended ko, huwag nyo na ilagay ng freewheel. Practicing nyo talaga agad itong picks, kag. Huwag kayo matakot, takot kayo, baka magtuloy-tuloy, hindi nyo mapigilan. So, ensayo lang, practice lang, huwag nyo lalayo. Then, sa seat post niya, 25.4, 290 mm ang haba niya. Standard, saddle clamp pa siya, so hindi siya hindi Allen. So, okay na rin ito para sa budget. Parang classic look. Yun naman talaga ang Pixie, classic looking. Yan. Hindi na namin mapapakita yung kanyang headset, pero Matic, alam na namin to na ay
ball bearing headset pa siya. So, ito ang isa sa nirelease nilang color, ang black. So, meron pa silang ibang nirelease. Ito naman, ang isa nilang nirelease, ang red. Napaka-pogi ng pagka-red din ito. Madugo, ang labanan. And isa nilang nirelease ay ang purple. Ang ganda ng pagka-purple ito. Hindi common na purple. Yung parang medyo talong. Pero ito light. Yan. Ang ganda. Kakaiba. So, hindi siya... Parang siyang gender, ano... Cater siya sa both gender. Pwede siya sa lalaki, pwede rin siya sa babae. Yan. Or pwede siya sa mga nag-identify as a cat. Identify as a pixie. Baka meron ganun. Joke lang. So, timbangin natin siya. Ang samurai blade. Tingnan natin. So, estimated ko around 10 kilos ito. Wow! Lumabis lang. Ay, gawa kasi ng tali. Lintik na tali ito. Ayan yun, next time mag-wireless tayo. Wireless timbangan. So, gawa natin wire. Kaya may 0.1 pa siya. So, tama ating hula. Around 10 kilos siya. So, kung nagustuhan niyo itong Samurai Blade na budget fixie hula bike, kung nagsawa na kayo sa ibang brand, so, pasyal lang kayo dito sa Golden Cycling Enterprise or PM lang kayo sa aming account, Facebook account. Kung gusto nyo magpa-deliver, yan. The additional delivery fee, gusto nyo pa-ship, same din. So, gusto nyo walk-in, pasyal lang kayo. Malolocate na kami dito sa San Pablo City, Laguna, along Maharlika Highway. So, thank you mga quiz. Until next time, sa susunod na bike check ulit. Bye-bye!